Hello mga guys, mga kachinggo. Ngayon po is tuturo ko po sa inyo kung paano mag-file ng 1701Q or Quarterly Income Tax Return sa EBIR form. Okay? Ngayon po is kailangan po natin muna mag-download ng EBIR form kung wala pa po kayo. Ayan, and then punta po tayo ngayon sa website ng BIR. Okay. Ngayon po is i-type po natin ang www.bir.gov.ph. Okay? Ayan. Ayan po yung lalabas. And then, hanapin po natin dyan yung homepage, yung sa pinakababa. Ayan, click po natin yan. Ayan. And then, hanapin po natin yung EBIR form. Ayan. Ayan po. Click lang po natin yan kung magda-download po tayo. Pero kung hindi na po tayo magda-download, tingnan na lang po natin yung version po niya, okay? Kasi lagi po kasi nag-update yung version po niya. Ngayon po is ang version po natin is 7.9.1, okay po? Lagi nyo pong tatandaan, kapag bago kayo magpa-file is lagi po natin titingnan kung anong version na po yan, okay? Kasi lagi po talaga silang nag-update po niyan, ng version po niyan, okay? Ngayon po is kapag nakapag-download na po kayo, kasi ako po is nakapag-download na ako, matagal na po nakapag-download, is punta na po tayo dun sa ating main screen. Ayan po. Ayan po yung itsura po niyan, yung logo. Kapag nakapag-download na po tayo, okay? Then open po natin yan. Ayan. Minsan po kasi medyo matagal po i-open yan. Ayan. Ayan po yung lalabas dyan. Ayan na po yung kailangan nating fill upan. Ayan po. Okay? Ngayon po is enter na po natin or ilagay na po natin yung ating TIN number, yung TIN number na naka-register po, okay? Sa BIR, ayan. Lagay po muna natin yung 000 kasi trial lang po ito. Trial po natin ilagay kasi para at least may tulo ko po sa inyo. Ayan, yung RDO code po ito. Ito po yung Revenue District Office kung saan po kayo na BIR naka-register sa lugar nyo. Kung ano yung code po, makikita po yan sa Google. I-Google nyo lang po kung anong code po nyo, okay? Tapos yung line of business po nyo, kung ano yung business nyo. And then yung pangalan nyo, okay? Yung pangalan na naka-register sa BIR. Ayan, lagay po na muna natin yung trial muna. Saka yung address, lagay natin trial. Ayan. Yung ship code natin, kung anong ship code po. And then, yung optional lang po yung phone number natin, optional lang po yan. And then, yung pinaka-importante po sa lahat, ang email address po dapat ay active. Tandaan nyo po mga kachinggo mga guys, importante dyan yung ating email address. Okay? Ayan. And then, click nyo po dyan select. Ayan. Hanapin po natin dyan yung 1701Q version 2018. Ayan. Kapag na-click nyo na po yan is yung mga, kapag nakapag-file ka na po dyan dati is may lalabas dyan sa baba yung mga previous na pinail mo. Ibig sabihin yung mga record. Pero kapag first time mo palang makapag-file dito is wala naman lalabas dyan kasi wala ka pa naman record. Okay? And then, click nyo po yung fill up. Ayan. Okay nyo lang po yan. Ayan. Ayan na po yung lalabas na form. Ayan po yung ating pipill upan. Okay. Una po is yung year 2021 po tayo. And then, second quarter na po tayo kasi August po, di ba? August 15 yung due date. And then number 5 is automatic na po yan. Tapos yung 7 is, sa akin po kasi is single proprietor ako. Ayan po. Tsaka 8 is income graduated po ako. Rates. Ayan po. Tapos yung 9 is automatic na rin po yan. Lalabas dyan. Tsaka 10. Ayan. Automatic na rin yan. Tsaka yung ship code. Automatic na rin. Tapos yung number 11 is yung birthday. Yung birthday nung naka-register. Okay. Ayan, lagay po natin 00 muna, gano'n, gano'n. After po nyan is yung citizenship. Siyempre, Pilipino po, diba? Ayan. Ayan.
type po natin Pilipino. And then number 14, 15, wala po yan. Ano na lang natin yan. Tapos number 16 is graduated po ako. Depende po sa inyo kung ano po yung ano nyo. Ayan. And then after po yan is wala na po. Wala tayong ipipilapan dyan. Doon na tayo sa likod. Ayan po mga kachigo, mga guys. Automatic na rin po yan. Ayan. Nakalagay yung 10 number sa kayong name. Automatic na yan. Ayan. Ayan po. Dito ko ilalagay yung income ko. Ako kasi mga kachigo, mga guys, is zero income po ako kasi diba pandemic ngayon. Pero kung may income po kayo dyan, is dapat tumba yung 2551Q nyo na second quarter, dapat same lang din po dyan sa 1701Q second quarter, okay? Dapat parehas po. Alimbawa, yung income nyo sa 2551Q second quarter is 10,000, dapat is 10,000 din po dyan ilalagay nyo sa 1701Q second quarter, okay? Ayan. Alimbawa, 10,000 yung nilagay ko, yung income ko nung ano, ayan, tingnan natin, ayan po, punta tayo sa first page, ayan is zero. Wala naman po tayo dyan babayaran kasi nakalagay naman doon sa likod. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, nakalagay naman dyan sa baba kapag 250,000 pababa yung income mo or hindi tataas ng 250,000 is wala kang babayaran. Ayan, di ba nakalagay sa baba? Ayan. After nyan is, i-validate nyo na. And daw is, may ano daw ako, may, na ano daw ako. Ayan. Ayan daw yung birthday. Mali daw. Kasi 00 kaya. Ayan. Halimbawa, 11-11 na lang ilagay natin. Okay? Ayan. And then, ayan, i-validate po natin ulit kung tama na. Ayan daw. Tama na daw. Lang na daw tayong, ano, error. And then, kung gusto nyo pang baguhin, kung may babaguhin ko, i-click nyo lang edit. Kung wala na po is, pwede nyo lang i-save. Ayan. And then, pwede nyo rin siyang i-print. Okay? Dito po kasi yung print dito, dapat is may printer na po kayong diretso na. Pero, pwede na rin po siyang i-save sa document nyo or sa PC or laptop nyo. Okay? May previous video po akong ginawa kung paano mag-save. Okay? Hanapin nyo na lang po sa aking ayan. Kung paano mag-save sa USB or sa document, okay? Ayan, and then po, after po nun, is, pag okay na po lahat, is, isend nyo na po yung final copy dun sa baba. Ayan, isend nyo na yan, ayan po, isend nyo na po yan, final copy, submit, ayan, kailangan daw is, active yung email nyo, ganun, tsaka malakas yung internet, ayan, okay nyo na, ayan, hintay nyo lang po, dapat is successful po dyan, okay, hintay nyo na, ayan, is, hindi daw success, pag ganyan po is, ulit-ulitin nyo lang po, hanggang makasend po kayo, dapat is talagang malakas po internet dyan po, ayan, i-resend ko po siya, kasi minsan po kasi is, matagal po talaga mag-send po, ayan, hintayin po natin. Ayan, dapat is, ang pinaka-importante po dyan, active yung email nyo. Kasi doon po i-send yung ating tax return confirmation receipt. Yung po kasi pinaka-importante sa lahat. Nagpapatunay na nag-file ka talaga. Yung po talaga pinaka-resibo natin. Ayan na po, nakalagay is successful na po, okay? Yan. Ngayon po is, pwede muna siyang i-close. I-okay na yan kasi successful na po siya. Ayan, okay? Ngayon is, hintayin po natin yung email ni BIR, okay? Ngayon po is, may sample po ako. Kasi nag-file din po kasi ako ngayon ng 1701Q. Ipapakita ko po sa inyo yung email niya kasi dumating na rin po yung email niya. Okay? Kaya punta na po tayo dun sa email ko. Ipapakita ko po sa inyo yung email nila, yung tax return. Okay po? Tax return confirmation receipt. Ayan. Wait lang po kasi sa isang email ko po kasi siya inano. Ayan na po yung email ni BIR. Ayan.
Yan, tax return, receipt, confirmation. Yan, open po natin ang yan. Ganyan po ang itsura ng tax return, receipt, confirmation. Ayan. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan nyo po yan ipaprint. Okay? Ayan, kailangan nyo pa yan ipaprint. Pero kung wala naman kayong babayaran, pwede nyo rin itago. Pero mas kailangan pa rin ipaprint para at least may evidence po kayo kapag hanapan po kayo niyan. Tsaka, pag wala rin po kayong babayaran, is huwag na rin po kayong pumunta. Hindi na kailangan pumunta ng BIR para magpa-receive, okay? Magpatatak, okay? Ngayon is, tuturuan ko kayo mag-print. Ayan po kasi is, direct na po yan sa printer. Pero kung gusto nyo i-save sa documents nyo, sa PDF, sa USB, sa PC nyo or sa laptop nyo, dyan po nyo i-click yung tatlong dot yan. And then, click nyo yung print. Ayan. And then, ayan po, diba? Ayan po yung ano natin, ipiprint or isi-save. And then, hanapin nyo po dyan yung Microsoft print to PDF. Ayan. Hanapin nyo lang dyan. Ayan. Ayan po. Ayan. And then, kapag nahanap nyo na, is iprint nyo na. I-click nyo yung print sa baba. And then, ayan na po. Lagyan nyo na lang file name. Kayo na lang po bahala kung anong file name ilalagay nyo. And then, after po nyan, click nyo na po yung save. Yan na po, masisave na po siya sa documents nyo po sa laptop nyo or sa PC nyo. Okay? And then, isave nyo na lang din sa USB and then pa, print nyo na lang po sa computer siya kung wala po kayong printer. Okay? Ayan lang po. Ganun lang po kadali mag-file ng 1701Q na walang income. Okay? So, na zero income. Okay po? Ganun lang po. Sana may sundan nyo po ang aking video tutorial kasi medyo mabilis lang po kasi ako. Ayan. Pwede nyo na natin yan i-close. Ayan. Basta lagi nyo lang update yung ano. Lagi nyo lang titingnan yung ano ng version niya. Kasi minsan lagi nang update po. Kaya hanggang dito na lang.